Ito, hindi pa rin po nakikilala ang pitong namatay sa sunog sa apartment complex sa Barangay Bungad, Quezon City kahapon. Para sa balitang yan, narito po ang report na aking kasama si Susan Enriquez. Isa-isang pinulot ng mag-asawang Luis at Alice Gonzalez ang mga sunog na papeles at larawan sa nasunog na apartment complex sa Barangay Bungad, Quezon City. Wala silang balita sa tiyuhin si Dr. Carlos Quilabor at pamilya nito na nakatira sa bahay na pinagmulan daw ng apoy. Nagtiksa lang sa akin yung kapatid ko na ganun nga, nasunog nga daw yung apartment nila. Pito ang nakatira sa bahay ng kanilang tiyuhin. Pito rin ang nakuhang bangkay. Pero hindi rin madaling makikilala ang mga biktima dahil sa tindi ng pagkasunog ng mga ito. Nakalaga kapitong labi sa morgue ng St. Ives Funeral Homes habang hinihintay ang mga pwedeng kumilala sa mga ito. Hindi na po makikilala, talagang sunog na po sila. Charred po yung recognition na po. Kwento naman ng dalawang nakatira sa apartment complex na sina Gilbert Lopez at Mark Anthony Sarsoza dahil sa isang hagdanan sa bahay kaya sila nakaligtas. Nang makita raw nila ang apoy sa bahay ng pamilya Filamore, malaki na ito. Kwento nga ni Mark Anthony, pati ang kanyang 3 taong gulang na anak ay nahulog sa aquarium sa pagnanais niyang makaligtas sila sa sunog. Eh, no choice na po, hindi na rin po makahinga eh. Kasi sabi ko, para lang mano ko yung anak ko masalba ko, itsa ko na lang. Eh, yung bayo ko, hindi nila nasalo. Ayun, nag-shoot. Pero ayos naman po ngayon, nakakapaglaro na ulit. Danda dito sa hagdan ko. Yan, sinampan namin dyan sa pader. Kapila. Lahat kami, pati mga bata.